ginulantang ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino. Ito yung matapos nga na hindi siya umaten sa budget hearing sa Congress dahil may isisiwalat na bubulaga sa buong Pilipinas at buong mundo ang nasabi nga pong Vice Presidente about sa budget ng DepEd. At ayon kay Vice President Sara Duterte, dalawang tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ito'y walang iba, kundi si Romualdez at si Saldico. Agad-agad na dinepensa ni Saldico ang kanyang sarili. Ayon kay VP Sara Duterte, ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Kong Saldico at ni Kong Martin Romualdez. Sabay, dinepensahan ni Saldico ang sarili. Aniya, hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao sa confidential fund na lustayin ng 11 days ang 2.9 billion, kayang-kaya rin niyang gawin kapag siya ang nakaupo. Ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Uy, narito po ang naging pahayag ng isang netizen. Kung may kredibilidad nga ba itong si Saldico? Mula sa isang netizen na si Willie Cabrera, sinabi niya na si Saldico ang may hawak ng budget ng Pilipinas according to Sara Duterte. Pero super duper daming issue. Who is Rep. Saldico? In a world of politicians na tadtad sa issues, Saldico, party list representative ng Ako Bicol, is head and shoulders above them. His name is tied to so many issues, your head will spin. Saldico owned the failure of a luxury resort called Misibis Bay in Bicol. He was also once called a drug lord in a narcolis exposed by Peter Advincula, aka Bicoy, who was a kalaban of the PRRD admin. Kinasuhan niya si Bicoy tapos umatras si Bicoy. 1 billion pesos ang ikinaso against Bicoy and sinama niya ang YouTuber at FB kasi pinapa-takedown niya yung testimony nila. Inatras din niya. Senator Joel Villanueva has also named Saldico as owner of Sunways Corporation with links to Farmally and ironically the company contracted to supply DepEd with laptops which would become the laptop scam issue. Ironically as well, according to Joel Villanueva, Saldico is facing a 50 billion complaint. Ayaw din daw niya sa Pogo, but Saldico has had shares in Midas Casino. Choosy lang ba siya sa gambling na gusto niya? Yung involved siya, ganon? Ang daming issues nitong si Saldi. No wonder friends sila ni Martin Romualdez, both ill. Gusto niyo yon? Budget ng buong Pilipinas is handled by a mere partyless representative who won 860,000 votes and one speaker who only got 181,000 votes. For perspective, combined these two clowns didn't even get 1 million votes and sila naghahatian o naghaharian dito sa Pilipinas. Lol. Sa'yo ng mga netizen, one vote pa rin ako kay Sara. Birahe, para maging Davao ang Maynila, peaceful at napaka-respeto ng mga tao, pati pulis, marespeto sa Davao. Mga driver na namamasada palengke, wala kang nakikitang naninigarilyo at nagiinuman. Isang netizen naman ang nag-post, Villanueva hits back at Saldico. Your company is linked to formerly DepEd laptop controversies. Ilang mga netizen naman ang sinasabing iniipit nila si VP Sara kasi alam nila na magsasabi siya ng totoo. At eto pa, hintayin na lang natin ang mga ebidensya. Hindi naman magsasalita ang VP ng ganyan kung walang ebidensya. Patibayan na lang kayo niya ng ebidensya, huwag puro salita. Si Sara naglabas na, kayo naman maglalabas para maganda ang laban. Anyway, sabi nga may panahon lahat ng bagay. At panahon mismo ang magsisiwalat kung isa kang mabuting tao o hindi. At yan ay pagbabayaran mo sa tamang panahon. Kaya kung mabubuting tao, ang pinagbibintangan ni Vice President Sara ay maaari silang maabsweldo. Pero kung hindi sila mabuting tao, syempre, mayroong Diyos na nakakakita, kaya naman siguradong ibibigay ang hustisya. Sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Yan ang ating Showbiz Snap Update.
Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.